Hi everyone, welcome to my YouTube channel again guys. Ngayon, this is Kirai TV saying good evening sa lahat. Ngayon, gagawa ulit tayo guys ng tutorial, simpleng tutorial about paggamit, pag-setup ng ng floating clock at floating notes sa ating phone, sa ating Android phone. Na-uso naman ngayon ang C2C, so need talaga yung gagamit ka ng floating clock or floating notes. Lahat naman familiar na sa floating notes at floating clock, pero may mga nagtatanong minsan sa akin, yung mga first timer, kung paano daw mag-setup ng ng floating notes at clock. So umpisahan natin guys sa pag-set up ng floating notes muna. So, diba ganyan? May plus sign dun sa baba. So, let's say, sali ka sa aking GC, C2C. I-type mo yung name ng GC muna, Artly. Artly. C2C. Tapos batch, ngayong araw batch 228 na ako guys. Then, let's say you are in number 2. Yan. Tapos, syempre Kirai, Karukai, TV. Ganyan siya guys. Then, i-click mo lang yung i-check mo lang. So, nakasetup na yan. Yan, nakasetup na. Minsan may mga GC na may custom, may color coding sila. So you want to change the color, i-click mo lang yung yan yung may dot dots. Gusto mong palitan ng green, pwede rin yan guys. Tapos i-check mo lang na ganyan. So mag-iba yung kulay ng floating notes. Andyan lang siya guys pag pag naka-set up na. So, yan. I-click mo lang yan kung gusto mong edit. May gusto kang palitan sa sa text or kulay niya. Pwede mong palitan ng let's say, karuk, kirai, or ambitiosa. Ambitiosa. Yan. Tapos, i-check mo lang, guys. Then, click mo, pwede mong palitan yung yung blue. Yung blue, gaya ko na mahilig sa blue. Paborito. Yan. Nakaset up na yan guys, hindi na yan mawawalay sa yung screen. Siya na, may ubo. Next, nagagawin natin is yung floating clock. Yan, i-click mo lang yung clock niya. Gusto mong i-zoom, pwede mong ganyan. Pwede mong i-adjust yung margin sa text size niya. Kung gusto mong ipalakihin or paliitin, pwede. Yan lang, pataas bababa lang. Then, let's say yung gusto mong palitan yung margin. Yan. Yun. Gusto mong palitan or liitin doon ka sa margin mag-adjust. Gusto mo rin palitan yung shape niya. Yan. Pero syempre gusto ko yung ganyan. Let's say palitan mo rin yung color. Kulay ng text. Click mo lang yung color, then okay. Tapos background, gusto mong palitan ng background BG color, sabi niya dyan. You want to make it lighter, pwede mong i-adjust dyan sa baba. Yung green, pwede mong darken the color gray, the background, or
i-lighten mo. Ganyan. Tapos i-click mo yung okay. Yan. Diba? Nag-iba talaga siya. And then, gusto mong palitan yung ano text. Yung ma-arty-arty ba? Yan. Gusto ko rin yan, pero ayaw ko. Yan, ganyan-ganyan lang siya, guys. Punta tayo sa ano, sa format ng ano, ng oras. Kung gusto mo yung 24 hours, pwede. Yan lang, i-on mo lang or off. Tapos, kung gusto mong ma-i-display yung seconds, minsan naman, hindi na kailangan yan. Pwede, i-on mo lang. Or date, kung gusto mo ipakita nyo ng ano, ng floating clock yung date mo, date ng araw, yan i-off or on mo lang yan, guys. At syempre, pati yung month, kung gusto mong ipakita, may display sa floating clock mo, napakadali lang yan, guys. I-open mo lang yung display date or display seconds, sabi nyo dyan. Dyan ka lang gagawa ng changes sa floating clock at floating notes, guys. Kung gusto mong palitan ng background, pwede mong lagyan ng red. Tapos i-okay mo lang, magpalit yan. So, ganun lang yun kadali, guys, ang mag-set up ng floating clock at notes. So, ganyan lang siya, guys, yung kulay. Pwede mong ilagay na ano, black siya. Yan. Or font. Ayoko ng font na yan. Ganyan lang siya, guys. So, hanggang doon lang, guys, yung ituturo ko ulit. Hanggang sa muli na naman. Maraming salamat sa patuloy na kung may nagsusubaybay man. Kung wala lang. Maraming salamat pa rin ulit sa panunood. Alakos.